Magandang araw! Kumusta kayo mga bata? Sino sa inyo mga bata ang may tastas na ang damit? Marunong na ba kayo magkumpuni ng inyong mga sirang damit? Sa aralin natin ngayong araw ay ating tatalakayin ang tungkol sa pagsasaayos ng sirang kasuotan. Handa na ba kayo mga bata? Pagkatapos ng ating aralin, ay inaasahan ko sa inyo na marunong na kayo magsaayos ng payak na sirang kasuotan sa pamamagitan ng pananahin ng kamay. Halimbawa na lang ay ang pagkabit ng botones. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, inyo munang sagutan ang subukin natin. Magbigay ng 5 uri ng panaranang damit. Isulat sa loob ng kahon ang inyong sagot. Bibigyan ko kayo mga bata ng 15 segundo upang masagutan ito. Sagutan natin mga bata ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang 2 kagamitan sa pananahi ang madalas natin gamitin? Tama ang nasa isip nyo. Ang 2 kagamitan sa pananahi na madalas natin gamitin ay ang karayom at ang sinulid. Number 2. Sa iyong palagay, kailangan ba ang gabay ng magulang sa paggamit ng matutulis na kagamitan kagaya ng karayom at gunting? Opo mga bata, kailangan natin ng gabay ng magulang kapag tayo ay gumagamit ng mga matutulis katulad ng karayom at gunting upang makaiwas tayo sa disgrasya. At number 3, ano ang inyong natutunan tungkol sa nakaraan nating aralin? Noong nakaraang aralin natin, ang tinalakay natin ay ang tungkol sa mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Alam nyo kasi mga bata, may mga pagkakataon na natatanggal ang mga panaran ng ating damit. Ang mga panaran ng damit ay makakatulong upang maayos ang sirang damit. Nabibilang dito ang tinatawag na kotsetes at otomatikong panara. Alam mo ba kung paano ito ayusin? Sa araling ito ay matututunan nyong ayusin ang ganitong uri ng sira sa damit. Alam nyo ba kung ano ang iba't ibang uri ng panara? Okay mga bata, ating basahin ang maikling kwento. Ang matalik na magkaibigan. Si Lita at Mercy ay matalik na magkaibigan. Sila ay sabay na pumapasok sa eskwelahan. Gabi pa lang, inaayos na ni Mercy ang kanyang susuotin na uniforme upang kinabukasan ay hindi na siya nagmamadali. Kabaliktaran naman ng kanyang kaibigan na si Lita. Si Lita ay pabaya sa kanyang mga kagamitan. Isang umaga, sabay silang pumasok sa paaralan. Napansin ni Mercy na wala isang botones ng damit ni Lita. Dali-daling tinakpan ni Lita ang kanyang damit upang hindi makita ng kanyang mga kamag-aral. Nagkataon naman, nakalimutan ni Mercy na tanggalin sa kanyang bag ang mga kagamitan sa pananahi na dala pa noong isang araw dahil sa kanyang aralin sa araw na iyon ay ang pananahi sa kamay. Dali-dali silang pumunta sa palikuran upang huberin ni Lita ang kanyang blusa at doon na rin isagawa ang pagkabit ng botones. Laking pasasalamat ni Lita sa kanyang kaibigan dahil naging maayos niya ang kanyang damit. Sagutan natin ang mga tanong. Number 1. Anong kagamitan sa pananahi ang ginamit ni Mercy upang makumpuni ang sirang damit ni Lita? Ang sagot ay sinulid, karayom at gunting. Number 2. Ano ang dapat natin gawin upang maiwasan ang nangyayari kay Lita? Ang sagot ay gayahin natin ang ginagawa ni Mercy na inaayos niya pa lang sa gabi bago siya matulog ang kanyang mga isusuot para sa kinabukasan upang hindi na siya magmadali at
Alam niya na nasa maayos ang kanyang isusuot na uniforme. Anong magandang pag-uugali ang ipinakita sa kwento? Ang sagot ay, ang pagiging masinop sa mga kagamitan. Narito mga bata ang mga kagamitan sa pagsasaayos ng mga sirang kasuotan. Ang botones na may dalawang butas o two-hole button. Ang botones na may dalawang butas ay karaniwang ginagamit sa mga damit pantaas tulad ng uniforme sa paaralan. Tingnan nyo sa larawan. Sunod ay ang shank button. Botones na may nakaalsa sa likod. Ang shank button ay karaniwang ginagamit panara sa mga bulsa na pambabae. Halimbawa na lamang ang damit, pangalis at pangsimba. Tingnan nyo mga bata ang nasa larawan. Sunod ay ang kutsetes. Ito ay isa din uri na panara ng damit na karaniwang nilalagay sa likod ng hiwa ng damit gaya ng blusa. Tingnan nyo mabuti mga bata ang nasa larawan. Okay, sagutan natin ang mga tanong. Bakit kailangan ayusin ang sirang kasuotan? Upang magandang tingnan ito at komportable ka sa iyong kasuotan. Number 2, sa inyong palagay, makakatipid ka ba kung aayusin mo ang sira na iyong mga damit? Opo, syempre makakatipid ka kasi ka mismo yung magkukumpuni ng sira mong damit, hindi mo na kailangan pang magbayad. Number 3, ano ang maidudulot ng araling ito upang makatulong ka sa iyong magulang? Ang maidudulot nitong aralin na to sa inyong mga bata dahil napag-aralan nyo na, kayo na mismo mga bata ang magtatahi ng mga sira ninyong kasuotan. Number 4, ano sa palagay mo ang pagkakaiba ng dalawang uri ng botones? So mga bata, meron tayong dalawang uri ng botones, ang two-hole button at ang shank button. Ang two-hole button, ito ay karaniwang ginagamit sa mga pantaas tulad ng uniforme sa paaralan. Habang ang shank button naman ay ginagamit panara sa mga blusa na pambabae. Halimbawa na lamang ang damit pangalis at pangsimba. Number 5, anong uri ng mga damit ang ginagamitan ng zipper? Ang ginagamitan ng zipper ay tulad ng palda at ng pantalon. Okay mga bata, sagutan nyo naman ang pagyamanin natin. Panuto, pagsunod-sunurin ang mahakbang sa pagsasaayos ng sirang kasuotan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga botones. Isulat ang litrang A hanggang E sa bawat bilang. Mga bata, isulat nyo ang inyong mga sagot sa isang malinis na papel at bibigyan ko kayo ng 30 segundo upang masagutan ito. Ito ang dapat yung tandaan sa aralin natin ngayong araw. Ayusin ang natanggal na botones, otomatiko o kutsetes ng damit upang maging kaaya-aya itong tingnan kapag isusuot muli ang damit. At ngayon mga bata, may ipapagawa ako sa inyo. Kumuha ng isang kapirasong tela at isang pirasong botones. Gumamit ng karayom at sinulid. Subukan gawin ang paglalagay ng botones sa tela. Sundin ang mga hakbang kung paano ito ginagawa. Ipasuri ito sa magulang pagkatapos gawin. Mga bata, bibigyan ko kayo ng maraming oras para magawa nyo ito. Paalala, ang patnubay ng magulang ay kailangan kung gagamit ng matulis na kagamitan. Para sa tayahin, panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong mga papel. Number 1, ang sumusunod ay iba't ibang uri ng pansara ng damit. Alin ang hindi? A. Kapirasong putol ng damit. B. Two-hole button. C.
Cotsetes D. Straight eye. Number 2. Ito ay uri ng panara na may nakaalsa sa likod. A. Shank button. B. Cotsetes. C. Zipper. D. Two-hole button. Number 3. Alin sa mga panarang ito ang mayroong dalawang butas? A. Shank button. B. Two-hole button. C. Cotsetes. D. Straight eye. Number 4. Ano ang unang hakbang sa pagkakabit ng botones sa damit? A. Lagyan ng marka ang parte ng pagkakabitan ng botones. B. Gupitin ang isang parte ng tela. C. Isara ang tahi sa kabaliktarang panig ng damit. D. Isagawa ang pagtatahing lilip. And number 5, bakit kailangang ayusin ang sirang kasuotan? A. Upang matagal magamit ang damit. B. Upang gawing basahan. C. Ginagawang libangan. D. Wala sa nabanggit. At para sa inyong karagdagang gawain, number 1, ipaliwanag ang pagsasanay sa pagkabit ng botones at otomatiko o kotsetes. Number 2, isulat sa inyong journal kung paano panatilihing kompleto ang pansara ng ating kasuotan. At yun lang sa araw na to, mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!